koponan. Natanggal na kagad ang back siya, same with the 1-1 para sa koponan ng Umbrella Squad, habang sa kabilang panig naman sa Team KBG, inalis kagad yung Joy at yung Bruno na umaangat na rin sa ating sa tier list ng mga marksman. Nagiging win condition na talaga mga Bruno, especially Joy. Actually, yung tatlong ban sa red side, win condition talaga yan. Guinevere, tatandaan natin kahapon, kakagamit lang ulit sa final match. Five games pick, 100% win rate pa rin ang isang Guinevere. Grabe, no? Naingatan talaga. And hindi naman nakatakataka kasi even sa mga ranked games, imposibleng hindi ka nakakita ng Guinevere. Jungle man yan or roam, sobrang nakakatakot. Pero napabayaan pala nila na open itong Matilda para sa koponan ng Umbrella Squad. Meanwhile, isa rin sa mga pinag-aagawan at taas ng pick and ban rate na Arlott ay mapupunta sa Team KBG at isang Angela. Nakita na natin yung potential ng isang Arlott. So sa kamay ng KBG, for sure ay ibang klase ang kanilang ilalabas. Kung mid lane matchup, isa sa mga parati nating nakikita ay Valentina la kontra Faramis. Sa roam naman, Matilda versus Angela. Ilang beses na natin nakikita yan kung hindi nababan. And Umbrella Squad can actually double down with their sustain if they get a Faramis or Valentina of their own. Pero stick tayo doon with what works. Brody at Trista ang unahin nila. Alam mo, gusto ko rin tingnan, no? Total, wala pa namang roam dito ang Team KBG. At itong Angela, pwede pang ilagay sa mid lane. Oo. Yung Hilda kasi, napapansin na rin natin, no? Even sa mga ranked games, no? Na talagang may potential mang agaw ng mga buffs and ma-invade yung teritoryo ng iyong kalaban. At sobrang hirap din ng position mo kung ikaw ay jungler, lalo na kung assassin. Pero ito ba ay may posibilidad? Kasi again, sa KBG, hindi pa natin alam. Lalo na itong si Tides, ang lawak din ng hero pool na naalala natin na itong Arlott na to ay nilalagay din nila sa roaming position. So ngayon, hindi pa natin sure talaga yung first three picks dito ng KBG kung saan pupunta lahat ng heroes na hawak nila. Actually, sama ka nga si Tides, pwede pa nga sumegway yan sa isang edit eh. Yeah. Mamaya, hindi natin alam, mang psycho-psycho sila. Pero for KBG, ngayon, interesting kasi itong si jungler nila, natanggal yung dalawa ng jungles na ginamit so far. So he's gonna go with an unused Fredrin na rarely na natin nakikita. Actually, parang second time pa lang natin nakikita ang Fredrin buong wildcard stage. Pinag-uusapan nga yan kahapon no, na namimiss na daw itong si Fredrin. Actually, may isa pa akong hindi nakikita, Lancelot. No? And kumaalala natin, bago yung recent na patch, ito talaga yung pinag-aagawan dito sa meta ng PH. Diba, yung Lancelot, yung Akai, yung Fredrin. Pero ngayon, nasa second phase na tayo ng bans. Aalisin na rin itong isang Fanny na magandang sagot, no? And naisip kagad ni Coach Webby na, oo, medyo kulang tayo pagdating sa crowd control. Kung ipapwesto man natin sa roam or sa mid itong Angela, malayang makakaikot itong Fanny na to. Pero edit ang kanilang alis. Parang duda pa sila. Oh. Duda pa sila dito sa Arlott kung saan pepwesto kasi. Nakinig kasi yan sa'yo. Sabi mo ang lawak ng hero pool ni Tides. Tsaka ni CU. Yan tuloy. Binan yung edit. Tsaka si CU kasi ginamit na niya yung Arlott tsaka edit. So hindi na malabong baka sumayko sila o sumegway sila sa ganung lineup. Yun nga eh. Ngayon, ano ang final ban ng Team KBG? Wala pa rin namang jungle dito. Pwede magtanggal ng Martes, pwede magtanggal ng Akai, or even... sige. Kala ko, Goshen saan. Hindi, ayan na. Lance talaga minan. Narinig. Kasi, namimiss na daw natin sila, Lancelot eh. So, aalisin ngayon ang Team KBG. Pero sa final ban ng Umbrella Squad, ano kaya ito? Wala pang marksman eh. Wala pang marksman. So, pwede sila mag-ban out. Brody na gamit na, no? Pwede sila mag-ban out ng Irithel. Pero kasi yung gold lane ng KBG, carry pa lang ginagamit eh. Two consecutive games, carry pa lang ginagamit na hindi pa nanalo. So pwede nyo sila ulit i-bait out to you sa carry or a Beatrix. Tansya ko tanggalin nyo ng Irithel eh. Oo nga, no, Irithel. Tsaka nakita din natin no, kung gaano kahirap ang Irithel kapag may kasamang Angela. Sobra. Diba, yung movement speed na nabibigay nung heart guard tapos love waves pa, di ba? Ayan, yung slow and Irithel. Diba? Lupit ko lang, lupit pa. Kasi ang problema dyan, pag sinaniban niya yung Irithel na naka-Ducati, nagiging 600,000cc yung motor. Ay, grabe. Ang bilis ng movement speed. Bumabanking-banking pa yan. At ang mga supporters ng Team KBG, narito ngayon
sa Malaysia para Narian pala, hindi narito kasi Narian. Nasa PH kami. Narian sa Malaysia para sumuporta sa kanilang mga kababayan ngayon. Fourth pick, wala pang marksman. Yuzong, feel ko. Yuzong? Feel ko Arlo Trom to. Arlo, okay. So, hindi. Nag-carry pa rin. Stick pa rin sa game plan. Yun, three consecutive times na si Gadyang. Ni ginagamit ni Gadyang itong carry. Interesting. Kasi isa sa mga nasabi namin kahapon sa laruan ng Nightmare Esports, si Jasmine, yung roam nila, twice ginamit yung Tigreal. Masasabi natin parang pinilit. Ever since nagpalit siya, nag-switch siya from a Tigreal to a Kufra and a Guinevere, dun sila nasimula nagdanalo, tapos nag-MVP pa siya. Oh. So baka yun ba maging susi ng KBG na mag-explore pa kayo ng other potential gold laners. Hindi ko masyado agree sa carry pick. Kasi so far, wala pa namang ganun ka-tanky hero yung Umbrella Squad. So wala pa siyang kailangan i-burst down so far eh. Oo nga, no? Ang ginawa na lang ng KBG. Na-anticipate kasi nila, baka mag-tank jungle ito. And the Martis, kagaya nga na nabanggit ko kanina, Martis ay pwede talaga sa kanila. At okay, isang Shredder ang naging sagot para sa kanilang mid lane. At itong si Troublemaker, magbibigay na naman ng kaguluhan against Team KBG. Nakita na natin kung gaano ka-explosive itong player na ito with his Gusion. Ngayon naman, Lunox. Ayaw niya talaga yung mga mga support na mid. Ayaw niya yung pindot-pindot lang. Gusto niya siya yung carry eh. Yan tuloy, ang dami niyang pipindutin. Pero right now, KBG, will this Arlott be a roam and or an XP laner? May potential pa sila to go for a Yuzhong. Yeah. Or they can actually go for a mid laner that can deal damage as well. Tignan natin kung anong ilalabas nila. Maganda yung sinabi mo, burst, no? Kasi baka makulangan sila ng burst. And actually, Lilia is a good pick if ever man. Sabi sa'yo eh! Grabe naman! Ang galing ko ngayon ah! Kakasama mo yan kay Wolf eh. Kaka-RG nyo ni Wolf. Kaka-RG ko yan kay Wolf ah. Napredict ko yung ilalabas ng KBG. Ibang klase ka talaga, Ingan. Pero syempre, watch out for the Smart Power Prediction with the hashtag SmartPowersM5. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out on the poll. Ngayon, simulan na natin ang bakbakan. Nandito ang lineup. This is Troublemaker's Lunox versus a mid lane Angela. So, kung papasinin natin si LMU, parang medyo passive type, medyo defensive type na mage. Uh-huh. Habang itong si Troublemaker naman is siya yung agresibo. Yung problem ko kasi dun sa mga passive type mages, ever since the recent adjustment sa bagong patch, ang hirap na kasi maging passive eh. Nabawasan na yung mga sustain ng mga mid laner, mga roamers katulad nila Angela, nila Matilda. So, hindi na ganun ka-viable option na i-mid lane sila. Mas okay sanang i-roam sila. And nakikita naman natin sa wildcard stage, nangingibabaw talaga yung mga mid laners that can deal damage. Yung mga nagiging carry din na mid laners. So, titignan natin how this pack will pan out for KBG. Yeah, maganda yung na-point out mo, no? And yung comparison talaga sa dalawang mid laner na ating pinag-uusapan. Pero magsisimula na ang laban. Unang game para sa ating unang serie. Patikim pa lang ito kasi anim na MLBB action ang ating matutunghayan. Pero tahimik lamang muna ang Umbrella Squad Keep Best Gaming. Tapos isipin mo, pag nag-game 3 lahat, di 6 times 3. 18 games in one day! Grabe naman. Talagang MLBB Saturday. Pero kapansin-pansin, para sa Umbrella Squad, 4-man flicker. Talagang ang gusto nila dito is gulatan na kung gulatan. Pero focus tayo sa mga emblems. Tenacity. Tapos naka-basic common emblem. Itong carry. Parang ito na yung umaangat ngayon na embleman para sa carry. Para may onting sustain pa rin kahit pa paano. Hindi necessarily magpo-pure damage. But speaking of damage, ang sakit talaga ngayon ni Mar with the first blood. Going right after Gadyang doon sa bottom lane. Grabe. Wala siyang sinanto doon. Talagang ginamitan ng mga Mortal Coil pero may papasok si Tides. Andun yung mga pagdash niya. Pero si Simba pala sa kabilang panig ng mapa makakabawi din ng isa. Pero parang hindi ba atas natapos dahil si Troublemaker talaga namang gustong gumalo doon. Pero ang ganda ng ginagawa ngayon ni Tides at si Gadyang nandiyan na rin. Ang galing ng mag-arl talaga ni Tides. Sobrang on point yung mga pag-stun niya. To the point na kahit ginagank siya, yung tamang tao, yung damage dealer ng Umbrella Squad, yung isa stun niya para atakihin ng Torre, tapos hindi siya mapuruhan dun sa baba. Kapansin-pansin, yung mastery
noon ni Tides doon sa kanyang hero na ginagamit. Pero alam mo kasi no, sa ikli ng panahon din na naglalaro ang Keep Best Gaming, i-expect natin na medyo mababa yung yung hero pool nila, pero mapapa brilliance kagad. Grabe. Itong si Troublemaker magpaghatid, pero na-reset at si Cassette ay tutumba for the second time. Lakasakit na ni CU ha, parang hirap na hirap ngayon ang isang Terizla talaga laban sa isang Yuzhong. Pero so far, maganda yung nakikita akong pwedeng potential play ng Umbrella Squad dito. Pero teka lang, kinukuhaan na nila ng buff wow. Doon si ano. Pero walang retry si ano eh. Simbay, ginamit dito si Turtle. So makukuha pa rin doon ni Marl yung purple buff. Pero makikita mo yung idea, no? Makikita mo yung aggressive parang playstyle din na ipinapamalas ng Keep Best Gaming. Actually, nakita na natin ito noong day number one eh. No, may kakayahan talaga silang luminis ng early game eh. And ang nagiging question na lang eh yung sa latter part or sa later portion ng mga nagiging laban, kasi di ka na nga nila maipanalo yung laban nila against ano eh, against Lil Gun. Against Imperio, kung hindi lang sila naubos eh, di ba? Kung hindi nga lang talaga sila naubos, parang pwedeng mag-iba yung ating story nung seryeng iyon. Pero right now, Umbrella Squad, for Keep Best Gaming, kailangan nilang i-keep in check yung aggression nila. Hindi pwede sila sobrang aggressive to the point na kino-commit nila lahat ng ultimates nila sa isa o dalawang tao. Kasi tatandaan nila, meron silang Mathilda na kayang-kaya mag-escape. Kanina nakita natin, sobrang nag-overextend si Troublemaker. Nag-order and brilliance lang, tapos nung mapupuruhan na siya, guiding wind out lang, hindi siya namamatay. So, yun yung kailangan i-keep check ng Keep Best Gaming. Double purpose kasi yung guiding wind. Eh, no? Pwede mong ibang pasok. Pero speaking of pasok, si Castle dito na gamit na kagad yung kanyang penalty zone. Pero ni Regen lang eh, China Essence lang eh, pero hop! Uy! Ikan yung flicker final slash doon ha. Munti ka na, sakto, wala pang ulti doon yung Lunox ha. So kung yun na owa, sure na sure. Pero speaking of kuha, nag-petrify play dito na si Siu, kasi napapalayo ngayon. Dali, XP laners to, walang mangyayari dito. Uy, pero may mangyayari ata kasi si Pangor nandyan kasabay ni Troublemaker. Burber siya dito. Pero mapapadragon pala yun, TP out. May ginagawa rin palang action doon sa may bandang ibaba. Cutting. Uh-oh. Those minion waves para makalamang itong si Godyang. Kahit may isang death na siya, parang hindi natin makita na nalulugi siya eh. Oh, Circling Eagle, kinancel out. Parang medyo maaga ata mag-order and brilliance itong si Troublemaker. Kaya yun, napilita mag-flicker dahil na final slash. Pero ang ganda din ang ginawa ng Umbrella Squad sa rotation sa taas. They forced itong CCU na gamitin yung Black Dragon form, so may hirap siyang pumasok ngayon. Pero Umbrella Squad, they really want to contest for this turtle. Magiging 4-on-4 to para sa ikalawang turtle. Okay, 5K yung buhay ng turtle ngayon. Sa salim the way, the hard card penalty zone ay nagamit. Ooh, grabe. Labasan talaga ng mga ultimate ngayon. Na-reset na nga yung turtle at grabe yung sustain din naman ng Keep Best Gaming. Pero sabi ngayon ni Marl, aanuhin nyo ang sustain kung meron akong decimation. Tutumba doon si Tides. Pero Keep Best Gaming, ayaw pa rin talaga tantanan yung turtle. At si Godya ngayon, tinatry sustain ito si Black March. Hirap, ang hirap nung laban na to kasi early game may kunat factor talaga itong si Black March. Pero si Marl pa ang makakakuha nung turtle na yon out of nowhere eh. Out of nowhere talaga, literal na hindi na nga ano eh, hindi na nakipag-away, wala na siyang ibang ginawa kundi hintay na lang siya ko ay first kill tapos ikasa yung retry. Confident niya na ma-out retry na doon si Simba at nagawa nga niya ito. Yeah, and ngayon, medyo mababa naman yung kill score natin. No? Low scoring game para sa Keep Best Gaming and Umbrella Squad. Kumbaga, nire-respeto nila yung winning condition or yung kakayahan ng magkabilang kupunan na ito. Kasi nakita nila noong day one, eh, nagkaroon talaga ng mga punto sa laban ng Keep Best Gaming and Umbrella Squad doon sa kanilang mga nalabanan noong day one. Hindi ka na silang manalo, may mga moments doon eh. Na kung saan kaya na nila. Lalo na ang Umbrella Squad kasi nakaisa sila dun sa Team Lil Gun na isa sa mga powerhouse team na pinag-uusapan dito sa M5 Wildcard pagpasok, di ba? Agree ako sa sinabi mo, especially sa pinoint that mo na low yung kill score. Siyempre, natuto na yan sa mga experiences nila nung unang serie. Pero ito na nga, ang ganda ng pagpasok nila. Pero look at the sustain ng dalawang kuponan. Dahil sa Mathilda and sa presence ng Angela, halos walang namamatay kahit ang daming ulti na kinakasa ngayon at nasa anipa na nga dito si Tides. At may pasalubong pa nga ang Umbrella Squad doon. It's gonna be a double kill
para sa nagsisnowball na Marcus Marl. Naku, dalawa kagad ang napatumba nila. 7-minute mark. Ang pinakahuling pagong ay tutubo na in less than 25 seconds. Available na rin yung Blast of the Oasis para kay Fangorn. Ngayon ang reverse. Siya yung ginagamit din. Kasama pa. Andito rin si Marl. Ooh. At makakasecure sila ng kill doon. Medyo may significant na nakalamangan itong Umbrella Squad as they take down the middle lane turret. Meron sila 4K goatee, so for sure lamang na sila ng isang core item. And sa tama ka nga, no, si Fangor meron ng Flask of the Oasis, so pwedeng-pwedeng mag-overextend na talaga lalo ang Umbrella Squad. Katulad na mag-extend dito ni CEO, Black Dragon Form ginamit na at parang naiwan ata si Tide doon. Sa gitna, siya nga din ay tutumba with the decimation coming in from Marl once again, and double kill na naman para kay Martis. That's gonna be a 5-0-2 for Marl. Nakakatakot ito. Alam natin yung early snowball kapag nakuha ng Martis, para ang hirap ng pigilan. And kailangan talagang pigilan ito ng Keep Best Gaming. Tignan natin ang mga items. Okay pa naman kasi si Godian dito kahit papano, nakakahabol. 1K gold lead against Black March. Available na rin yung kanyang Corrosion side. Pero kasi naka-heptasis na, tapos Malefic Roar. Itong si Black March. So yung kunat factor ng tatlong frontliners mula sa Keep Best Gaming ay matutuna with that penetration physically. At tinunaw nila ng mabilis itong Lord na to, ha? Napakabilis. Alam nila na mahihirapan talaga mag-contest ang Keep Best Gaming. And actually, gusto nga ng Umbrella Squad na mag-contest yung KBG. Kasi once makuha nila yung Lord, pwede pa sila mag-initiate and mag-force ng clash to the point na pwede pa nila i-wipe out to para masulit talaga yung Lord. Pero Keep Best Gaming, sabi nga natin, natututo na sila sa mga previous nilang serye. Kaya medyo disiplinado sila ngayon. Pero hindi kasi enough yung naghihintay ka lang na naghihintay. Kailangan naglulok ka rin constantly for trade. Tama, no, kasi kapag inaantay mo lang yung mali ng kalaban, parang ano eh, parang sutok sa buwan yun eh. Pero ang Umbrella Squad naman natuto na talagang literal doon sa nangyari, no. Masasabi natin na pwedeng first day jitters or syempre first international experience nila itong M5 wild card. So kaya may mga ganung klase. Pero ito na yung Umbrella Squad na talagang nangibabaw doon sa kanilang rehiyon sa EECA, at yung Lord sa itaas ay kasama na rin nila. Didepensa ang Keep Best Gaming. Kakayanin kaya nila ito! Oh! Penalty zone! Ang ganda na pagpasok doon ng Umbrella Squad. Pero kinasa na nga din ang Black Dragon Form. Godyang, meron dito ang hard guard, ha. So kayang-kaya pumalag ng Keep Best Gaming eh. Pero yung Tori na hindi na rin talagang kaya. 5 members buhay pa rin. CEO ang unang tutumba. Pwede sila mag-tower lock dito, pero disiplina. Sabi ng Umbrella Squad. Gitna muna, gitna. Patumpahin muna natin lahat ng mga Tori yung nakatindig. Ngayon, sasalim, papasok na dito si Simba. Nagamit niya yung kanyang ultimate. Habang vengeance mula dito kay Tides. Pero tuloy-tuloy ata sila mapapatindi si Tides. Yung Umbrella Squad talaga, napakalakas ng sustain. At mag-tower lock na sila dahil yung Keep Best Gaming napalayo doon. And what a phenomenal performance from the team from EECA. Umbrella Squad takes game one. Wow! Makita mo, focus! Focus lang! Sabi na Umbrella Squad, huwag muna tayo mag-celebrate. Pero yung mga ganun, yung mga smirk lang na konti, okay na yun para sa kanila. Nakita nila yung opening. Flicker penalty zone. My goodness, para kay Kazel. Yun yung Umbrella Squad na nagpakitang gila sa EECA. And wow. Ganda ng naging laban na yun. Kung kahapon si Troublemaker nagpakitang gilas, ngayon si Marl din naman, pero iba pa rin talaga yung final play na ginawa doon ni Castle. Alam naman natin may potential penalty zone sa flicker play, pero hindi natin in-expect na ganun kaganda yung execution. Kasi kahit kami dito nila Burrito, na-off guard kami. Out of nowhere yun eh. Napasigaw na nga lang ako eh, pero again, hindi pa rin natin matatanggi na maganda yung naging laro doon ng Keep Best Gaming. Finorce nila eh. Ginawa nila ng paraan. Kaya lang kasi ang mahirap doon, napuruhan talaga itong si Godyang. No, hindi man doon sa kills, pero yung zoning eh, yung gold. Pagpasok ng 7 minute, lamang na ng 1 point something K itong gold laner mula sa Umbrella Squad. So, kailangan nilang fokusan ito pagpasok ng game number 2. Hindi pa naman huli ang lahat. Diba? May game number 2 at may chance pa silang i-extend itong serie na to. And remember, importante ito para sa kanila, pero sino nga bang importanteng tao na nagbigay
ng malaking kontribusyon sa laban na yun para sa ating game number 1. Ikaw ba, sino sa tingin mo yung MVP? Ako si Marl kasi nagawa niya yung trabaho niya bilang isang Martis na mag-snowball, makuha yung mga objectives and at the same time, i-disrupt yung mga crowd control na planong gawin doon ng KBG. Pero kung hindi si Marl, honestly, si ano yan? Ayan, si Matilda. Si Fangor with 0-0-9. 100% kill participation. Ito yung presensya talaga ng isang Matilda na nakakatakot. By the way, na-nerf po yan ha. Na-nerf po yung Matilda. Yung mga cooldown niya, binawasan. Yung shield, binawasan. Pero you cannot nerf the player. Fangor. Again. Partida, yung Flask of the Oasis nga niya din, ni-nerf eh. Pero wala si Fangor, ang galing. Ang ganda talaga ng pinakita. Tapos naka-triple sapatos pa, na boots with the fur. Boots with the fur. With the agility, wilderness blessing, tapos quantum charge. Talagang pabilisan ang kanilang nailabas. Pero syempre, may mga paglabas din ng lakas naman no, para dito sa kupunan ng KBG. Pero hindi naging sapat dahil doon sa mga early snowball, sa early kills na nakuha dito ni Marl. Tignan mo, may mga attempt naman eh. Makikita mo yung idea dito. Makikita mo yung kagustuhan ng KBG na kontrolin yung early snowball ni Marl. Kaya lang ang nangyari kasi dito eh, kapag nakakakita ng dugo itong si Marl, eh lumalapit ka agad. Alam niya kasi na any moment may susundo sa kanya. Nandiyan si Fangor eh. Oo, ang dami niyang rest back agad. Kumbaga siya yung tipong taong nagsisimula ng away pero sobrang tapang dahil alam niya pag nag-start na yung clash, meron siyang katabi. Meron siyang kakampe all throughout the game. Yeah, you know, yung mga decimation na ganun at nakakatakot yan kasi after decimation, may additional attack speed at movement speed yan na pwede ka talaga. Tapos may babalik pang percentage doon sa buhay niya. So pwede ka kabulin. Ayun yung 3-man penalty zone na talagang napasigaw na lang tayo. Parang ang layo. Ang layo ng inaabot nun. Grabe. Parang ako, pag gumagamit ako ng flicker penalty zone, maikli lang eh. Yung kanya, yung kanyang layo ng inaabot eh, no? And ganun siya kakomportable at kakabisado yung range mula doon sa bakod ng base dito ng kupunan ng team ng Keep Best Gaming at ito yung final moment na tinry naman ng kanilang roamer na si Tides na kumuha doon but unfortunately hindi naging sapat at ito na nga yung mga emblems 8-1 in terms of third takedowns at okay 1k lang ang gold lead. Tinan mo naman yun. Oh, objective-wise talaga, ang ganda ng pinakita kanina ng Umbrella Squad. Pero kung mapapansin mo, yung final clash, hindi nga na-wipe out yung KBG doon eh. Maganda pa yung intention tsaka execution na ginawa ni KBG. Pero there's a reason bakit MVP itong si Fangor. Na-final slash na ng KBG, tapos nakakapag-free hit naman sila. Pero Matilda was always there to sustain Umbrella Squad. Kung kailangan nila mag-out, mag-out sila with a guiding wind. Pero pag kailangan naman nila mag-in, Circling Eagle lang at on point, may sasakay at may sasakay din for the side of Umbrella Squad. So, actually, hindi siya matter of, not necessarily matter of execution para sa akin. Hindi naman nalalayo yung skills ng dalawang kuponan na to. It was just na outdraft talaga ng Umbrella Squad itong KBG. Tignan mo naman, gold lane matchup, Brody versus Carry. Alam mo, lamang na lamang na kagad yung Brody. Pair it up pa with a Matilda. Ikumpira mo sa isang mid lane Angela. Susugod at susugod talaga yung Brody niyan. Guiding wind out lang, guiding wind in. Kayang-kaya na gawin yun. So nahirapan talaga yung KBG i-sustain yung early game for their side. Alam mo, nag-agree ako dyan. No? Plus the mobility din. Mula sa Umbrella Squad. No? Talagang confident kasi sila. Si Marla dito, lalo defensive Martis ito. No? Hybrid actually. No? Meron siya dito may hunter strike siya. And yun naman talaga usually yung binubuo para sa isang Martis. And ang mahirap kasi hindi mo maka-crowd control to. Mortal coil lang, maiiwasan niya kagad yung mga potential crowd control na meron itong si Simba, si Sio, and even si Tides. At ang naging mahirap pa para sa parte doon, yung extra shield kasi kay Fangor. Hindi mo kasi na matatansya yun eh. Lalo na may amplification pa ng extra shield na magmumula sa guiding wind dahil kumuha nga siya dito ng Flash of the Oasis. So, I think isa sa mga naging key factor din is hindi nakaangat ng maganda itong si God Young. 0-1-0 ang kanyang KDA. But kasi yung
dapat yung presensya nyo dun sa teamfight, nandun na kagad pagdating ng mid part. Pero yun yung ginawa ng Team Umbrella. Pigilan natin yung pagsama ng carry dyan. Pahirapan natin dun sa bottom lane. Then kapag ka-goods na, kapag naiwan na siya ng mga 1K, 2K, tsaka na tayo umabante ng umabante. Kasi alam natin na hindi tatagos yung damage yan. Hindi talaga tatagos. And tignan mo naman yung apat na notable statistics from game number 1. Kinuha ng Umbrella Squad. Black March for the gold per minute of 799. The carry, a troublemaker. Hindi man ganun ka-fancy yung plays niya kumpara mo sa unang Gushon game niya. Uh-huh. Pero ramdam na ramdam mo na napakasakit ng damage output na kanyang nilabasin. Of course, the master of assist, si Fan Gordon, 100% kill participation kahit isang beses di siya nakapatay. Yeah, ang ganda rin kasi kung babalikan natin doon sa naging draft, no? May mga na-predict ka pa nga eh. The Irritel is one of those heroes na iyong nabanggit na kung titingnan mo, magandang addition sana para sa KBG. And yun yung kagandahan na meron kang experience na coach. No? Si Defender kasi matagal na rin, naging player din yan. So, alam niya yung mga match-up. No? Nakalimutan ko na kung anong position dati na ni Defender. Pero alam niya yung mga match-up. Eh. Alam niya kung sino lamang, alam niya kung sino hindi. Pero alam mo rin na ang KBG ay naghanda. No? Kabisado na nila, medyo familiar na sila doon sa meta. And yung mga heroes naman din na nilabas nila, bukod dito sa carry, meta din eh, di ba? So, I think, tama ka doon, hindi, walang mali na ginawa dito ang KBG. Mas maganda lang talaga yung naging pag-abate dito ng Umbrella Squad. Even yung presensya doon sa mapa eh, no? Yung kumbaga sa basketball, magsiswing kayo pa left, magsiswing kayo sa right. Ganun yung ginagawa nila eh, di ba? Tsaka nung una pa lang nakakuha na ng trade yung KBG, nung pinupuruhan ng Umbrella Squad itong si Gadyang, nakakalamang si CU laban kay Castle, ah. Yun, oo. Na 2-0 ni CU si Castle doon, eh. So kahit paano may trade sila, they even got the first turtle. Yep. Nagkaroon lang talaga ng time na, tignan mo naman kasi si Fangirl, yung tatlong emblem niya, eh, sapatos, sobrang bilis ng rotation. Sinamahan mo pa ng isang Martis na napakabilis din talaga mag-rotate. Uh-oh. So kahit naghahanap ng trade yung KBG, ang bilis lang talaga ng rotation ng Umbrella Squad to the point na dumating tayo sa point na middle lane na kahit kaya pa nila makipagpalagan, hindi na nila pinipilit bumalag dahil masyadong mabilis yung ginagawa ng Umbrella Squad. Yeah, eh. Tsaka gusto ko rin i-point out dito, no, yung kakulangan din nila sa magical damage sa KBG. No, kung titingnan mo kasi, 4 members nila, more on physical. So, kung ikaw ay tank hero, kung ikaw ay si Mar at si Castle, alam mo na kagad kung ano yung uunahin mo. No, kuha kagad tayo ng, kuha tayo ng mga steel leg plate, dreadnought armor, or, di ba si Marl nga dito, nag-antique kiras kagad siya. Oo. So, alam niya kung ano yung kukontrahin. Alam niya kung ano yung sasagutin kagad. Kasi, wala kang threat eh. Unlike dito sa Team Umbrella Squad, na meron kang physical damage, andun si Black March, andun si